Etong si Risha Ontiveros, puro kademonyohan din ang naiisip nito eh, no? Kalahin niya yung Soji Bill. Oh, Shoke, ha? Shoke Bill. Oh, ngayon naman, eh, ito raw, ha? Ano raw ito? Historical daw. Yung pagpapasa dito sa panukalang diborsyo sa Pilipinas. Eh, siyempre, itong si Risa, ano ito eh, mahilig ito sa drama eh. Ha? Gusto nito yung mga presentation sa Senado, mga may drama, may umiiyak pa nga ron eh. Binubugbog ho ako ng asawa ko eh. Yan, mga ganyan babae, no? Eh, yun ang ginagamit nilang daylan para daw maipasa yung diborsyo. Unahan ko na ho kayo, no? Pagpasensya nyo, maaaring hindi kayo sang-ayon sa akin bilang hindi ho pabor na maisabatas yung diborsyo. Eh, maisabatas man yan, eh, bahala kayo sa buhay nyo, gusto nyo ng diborsyo. Oh, pero unuuna ko na ho ang stand ko sa diborsyo, against ho ako sa divorce. Ano man bagay na labag sa batas ng Diyos, eh, doon ho ako sa panig ng Diyos maninindigan. Bawal ho yan eh. Ang katunayan eh, ang banggit niyan sa banal na kasulatan eh, namumuhi anya ako sa diborsyo. Ibig sabihin, napopoot, di ba? Namumuhi eh. Eh yung napopoot eh, sobrang galit na yun, di ba? Yun yung pinakamatinding galit, yung poot. Ha? Mga kaibigan, yun ho ang pagkakabanggit eh. Ang Panginoon Diyos ho ay napopoot sa diborsyo. Eh kaya, masasabi ninyo, lahat ng kontra sa batas ng Diyos, eh itong ang tagapagtaguyod sa Senado, si ano eh? Si Risa Ontiveros, babae pa naman na naturingan. Di ba? Oh, sipin ninyo, tinatawag, pinagmamalaki niya pa, yan daw, historical. Minsan naman, lukulukong lalaki ron. Pabor sa diborsyo. Maniwala ba kayo doon? Tingnan niyo itsura ng mga yung mga kwan, yung mga pinahihirapan ng asawa, mga kaibigan na naghahanap ng diborsyo. Ha? Para maka ano siya? Makahiwalay do sa makalas yung kanilang kasal, 'di ba? Eh maghahanap lang ulit ng mapapangasawa 'yun eh, 'di ba? May kwento nga eh. Yung ano, yung, ah, hindi na bali. Hindi. Kayo, ha? Ano masasabi ninyo? Eh, yung sa bakla lang eh, di ba? Oh, kaya galitan Diyos dyan kay Kwang, kay Eli Soriano, Kuyukot. Bakit? Eto, nanunurbo yan eh. Sa wet packs eh. Mga kaibigan, kaya nga may kasong rape yan eh. Kaya nagtataguyan ngayon sa bansang Brazil, wanted po dito. Eh ano yun? Sodomy. Ha? Mga kaibigan. Hindi ba, kung basahin ninyo kasaysayan ng Biblia eh, ginunaw yung, kwan eh, yung Sodom at Gomorrah sa galit ng Panginoon Diyos eh. Ha? Sipin ninyong ginuna, sinunog yun, mga kaibigan, malibang kay Lot, tsaka doon sa pamilya niya, wala eh, walang pinatawad ng Diyos doon eh. Eh, hinihiling pa nga yata ni Lot noon eh, na patawarin eh. Alang-alang, sabi ng Panginoon Diyos, manap ka dyan na 100 matino. Wala kang makita, 10, manap ka. Hindi ko gugunawin yan. Eh, sa isa na lang yata eh, wala pa rin makita eh, si Lot eh. Katunayan, nag-utos ang Diyos ng ano eh, anghel eh. Ha? Pinapunta ron para si kunin itong si Lot tsaka yung kanyang pamilya. Ilalabas niya. Ha? Mga kaibigan, dahil to si Lot,
Eh, ayaw. Ayaw umalis yung kanyang pamilya. Oh, pinapunta ron anghel. Magandang lalaki yung anghel na isinuguron. Mga kaibigan. Ha? Oh. Eh, nakita ngayon nung mga kapitbahay ni Lot. Ha? Baka lahi ninyo gustong gahasain yung lalaki. Ha? Nasugo ng Diyos doon. Isipin ninyo yun. Sabi ni Lot eh, hindi, wag yan, anya. Ito na lang mga anak kong babae. Ba ayaw sa babae? Ang gusto ay lalaki. Oh, yan. Sa sobrang galit, ginunaw. Kaya po, yung Soji Bill na yun, katarantaduhan yun eh. Dinadaan sa drama to si Raulo, yung vice ganda, di ba? Kung ano na pinagsasabi, mga kaibigan. Pag wala na raw bang matres yung babae, tinanggalan ng matres, eh hindi na raw ba babae? Ba, humahanap pa ng simpatsye. Gusto niya pagalitin yung mga babae laban sa mga kumukontra dun sa Soji Bill. Eh gago ka pala eh. Ba't pag tinanggalan ng matres, ibig mo sabihin eh, hindi na babae yun. Ha? Itinuturing na hindi babae. Paano mo naisip yun? Di ba? Paano mo naisip yun na hindi na itinuturing na babae dahil tinanggalan ng matres? Oh, mga kaibigan, sira ulo na eh, ang mga publiko eh. Habang may mga nakikita ng publiko na may mga ganyan ng pag-iisip sa Senado, alam nyo, sa batas ng Diyos, kung kayo Kristiyano, ah, kay ano man ang relihiyong kinabibilangan ninyo, basta't ang pinakabase ng inyong pananampalataya eh Kristyanismo, aba isa lang ang paniwala dyan, mga kaibigan. Sa Biblia lang lahat kumukuha ng susunding aral yan, ng batas, mga kaibigan. O, eh hindi ba ipinagbabawal yan diborsyo? O, may utos naman dyan eh sa mga mag-asawang hindi magkasundo. Ha? Pwede kayong maghiwalay. Pero, hindi kayo pwedeng magpakasal sa iba habang ang isa sa mag-asawa ay nabubuhay. O, yun ang batas dyan eh, sa Biblia eh. O, gusto lang nilang bigyang katwiran yung ano, yung siguro gusto nilang mag-asawa ulit. Ha? Maging legal yung pag-aasawa nila sa iba. Oh, mga kaibigan, ginagamit nilang dahilan yung pagsasabatas ng diborsyo para maging malaya sila na magawa yung gusto nila na isa pang paglapastangan, ha? Sa batas ng Panginoon Diyos yan. Alam nyo, yung kasal kasi, yan ang pinakasagrado sa lahat eh, mga kaibigan eh. Kasi ang umimbento niyan, Diyos eh. O, tapos gusto nilang, ano, gusto nilang sirain. Ha? Yung sinabi ng Diyos, nung ikasal ng Diyos ang tao, ang sabi niya, ang pinagsama ay huwag papaghiwalayin ang tao. Eh, yun ang kasal eh, mga kaibigan eh. Yun ang sakramento ng kasal. Oh, ngayon, gusto nilang baguhin yung pinakikialaman nila. Pati yung tungkol dun sa Soji Bill na yun. Mag-uumpisa yun dun, ha? Sa kubeta lang. Sa kubeta lang nag-umpisa yun. Marami nang ibubungang hindi maganda yun. Sa sandaling maipasa yung batas na yun, eh, abusado pa naman yung marami, di ba? Pagkatapos yung nangyari dito sa bakla, na si Jess, ano? Jess ba yun? Ha? Oh. And daming gumaya sa kanya. Oh, na nakikiihi sa mga ihian ng babae. Mga kaibigan, pinalalabas ng gwardiya. Ba, nakipag-away pa sa gwardiya. Oh. Hindi mo ba niyang kilala kung sino ba kayo? Para
pumapasada lang kayo dyan sa karsada eh. Parang dito yun eh. Mga kaibigan eh, parang malapit dito eh. Kasi maraming bakla rito. Diba? Diyan sa baba oh, dahil bakla dyan. Ngayon, eh kung ano yun eh, puro salungat sa, siguro si, hindi naman tayo nagtataka eh kung bakit ganyan ang isip nitong si Risa Hontivirus eh. Kasi yan si Risa, komunista yan eh. Mga kaibigan, wala naman Diyos yan eh. Ha? Akala mo may mga nalalaman itong mga taong ito. Huwag kayong magpapaloko sa ganyan. Huwag niyo susuportahan yung mga ganyan. Nakita ninyo ang klase ng mga senador na meron tayo. Sipin ninyo, pati yung pananampalataya natin, pakikialaman ito eh. Kasi pag yan naging batas, eh, kuha na ho, sisira na yan sa ating mga kuan. Anumang relihiyon ng ito ha, any religion na ang Kristyanismo ang base mo. O isa lang ang dapat na paniwala dyan eh. Ha? Eh naghahanap lang ng dama yung iba dyan eh. Pag pinahirapan ng asawa, gusto nila maging karamay nila lahat ng asawa. Di ba? Oh. Eh iba naman yung dinanas niya siguro. Eh, nakita ba natin kung bakit nangyari yun? Tayo ba kasama nila? Nag-iiyak lang sa Senado yun eh. Eh gustong palabasin ni Risa Hontiveros, tayo lahat, nasaksihan natin yung pangyayari sa loob ng bahay nila. Eh problema nila mag-asawa yun eh. Kakalad ka rin nyo dyan sa Senado? Pinakikialaman ninyo pati problema ng may problema? Hindi ba? Eh ginulpi ka pala eh. Ba't di ka tumakbo sa pulis? Di ba? Ba't dyan kasi Senado nagsasalita? Di ba? Kundi mga tarantado yan. Umiyak pa eh. Oh, mga kaibigan. Eh baka naman may problema ka. Di ba? Oh, baka naman nanonorotot ka. Oh, kaya ka nagugulpe. Di ba? Oh, eh nagpakasal ka eh. Tapos ngayon gusto mo diborsyo. Oh, di ba ho, mga kaibigan? Ano yan? Parang kanin, ha? Susubo mo, pagkatapos, pag napaso ka, iluluwa mo. Abay, tarantama. Hindi ba, mga kaibigan? Ano pa ba yung ichichismis kong isa sa inyong blind item? Ito eh, parang chismis ang dating, pero hindi naman yung chismis eh. Ha? Mga kaibigan eh, sa ibang araw na lang. Baka sumobra tayo eh. Di, basta hindi ko muna susulatin, eh unahin ko na dito maibalita sa radyo ah. At saka tayo napapanood sa, ano, sa channel 224 sa Sky Cable po. Ha? Pagkatapos eh, TV Plus. Ayan, bahala na kayong maghanap. Radyo Bandido, mga kaibigan. Oh. Saan pa ba? Tayo na papano. Wala pa ibang cable natin, Braille, ano? Wala pa, no? Kasi may mga nagtatanong, eh. Saan ho ba signal meron? Bay, wala pa ho, ha? Pagka hindi pa ho namin binabalita, wala pa ho. O, kaya doon tayo, Sky Cable, ha? Channel 224. O, kayo, ano masasabi ninyo doon sa kwan? Sa, ano tawag, diborsyo? Oh, para ika nga po eh, malaman natin ang reaksyon nyo. Ako walang ano eh. Walang nakikitang dahilan eh. Hindi kayo magkasundo, mag-iwalay na kayo. Ah, kaya ho hindi kinakalag yung kasal na yon habang kayo'y nabubuhay. Binibigyan pa ng pagkakataon, laging bukas ah, ang pagkakataon na magkasundo eh, yung mag-asawa. At saka yun ang sinasabi ko kahit sa mga anak ko, gaasawa, pag kayo nagka-problema, siyempre, babangon ng problema eh, sa mag-asawa. Imposible namang hindi. Lahat nagkaka-problema yan. Kaya lang ako, ang sinasabi ko,
basta't may problema, halimbawa, lalapit kayo sa ibang tao para magpayo sa inyo. Di ba? Kapag ka ang tao, kinausap ka, nakausap mo yung tao, sinasabi, dinidiin yung isa't isa sa inyo. Halimbawa, ikaw yung babae, ikaw yung humihingi ng payo. Pagka yung asawa mo, dinidiin itong hinihingan mo ng payo, huwag ka maniwala ron. Mahanap ka ng ibang magpapayo sa'yo. Ha? Ganun din yung lalaki. Ha? Kapag kayong nilapitan naman ninyo at hinihingan nyo ng payo, eh ang ipinapayo sa inyo kung yung pagkakasundo ninyo, eh yun ang tunay na nagpapayo, mga kaibigan. Huwag kang pupunta rin sa tao na gagatungan kayo para tuluyang kayo maghiwalay. Eh luko-luko ito si Risa Ontiveros eh. Mga kaibigan, promotor ng mga kuwan ito eh. Kaya si Satanas, hindi na ako nagpupunta sa Pilipinas. Dahil yung ilan sa mga trabaho niya, ginagawa na ni Risa Ontiveros. Walang freno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Oh, eh, mga kaibigan, mapunta tayo sa dito sa mga inchik, di ba? Tingnan ninyo, itong immigration eh, napakabait sa mga inchik. Ha? Papasok ng inchik. Oh, pero kay Mayor Risco Moreno tsaka sa mga taga Maynila, malupit eh. Ha? Bakit ho? Eh kasi akalain ninyo eh. Imbitado pagkatapos pinabura yung pangalan. Bastos, di ba? Birthday pa lang ngayon, no? Ni Carolina Lugi ng Kwan. Pisa, Italy. Ha? Batiin natin. Tsaka yung mga may birthday ngayon. Na birthday din ni Cassandra Valenzuela. Ha? O yan. Baka kala ninyo kung sino si Sandra Valenzuela. Abay, magaling na kwan yan. Magaling na dancer yan. Ha? Nagtuturo. At saka maraming tinulungan yan. Tinulungan yan, puro bakla. Oh, mga kaibigan, kaibigan ko yan eh. Ako hindi ako galit sa bakla. Ang galit tayo, eh, check na sasangayon sa akin sa mga sinasabi ko, si Sandra Valenzuela. Birthday niya rin kasi ngayon eh.